Say mga kabilbil, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, another vlog, another recipe ng mga kabilbil. And guys, magluluto tayo ng nilagang baka, pero ang pinili ko guys, nakat, yung pang bulalo. So, pwede din naman yan. Meron tayo dito 2 piraso ng baka, ayan. So, ang mahal talaga ngayon ng mga karne. Tapos, lalagay natin ng zucchini. At saka yung ating baby potato, baby carrots. At ang ating broccoli, sibuyas, bawang, at saka lalagyan natin guys ng pamintang buo. So ayan, gagamit tayo ng pressure cooker guys para mabilis natin mapalambot yung ating baka. Ayan. I-prepare na natin guys. And guys, gagamit tayo ng pressure cooker. Ayan, para mas mapadali natin mapalambot yung ating niluluto. So, ang discarte guys, para mas madali pa siyang lumambot, kailangan ilagay nyo sa freezer yung ating baka para mas madali siyang lumambot. So, ito na yung ating 2 piraso ng ating baka. Tapos, ilagay natin ng tubig. Ayan. Depende na sa inyo guys kung gaano karaming tubig ang ilalagay nyo. Kung mas marami yung inyong baka na ilalaga, ganun din karaming tubig ang inyong ilalagay. Ayan, para madali siyang yung sabaw niya, hindi kadagdag ng dagdag. Ayan, dagdagan natin ng tubig. So, wag naman guys marami, kasi pag marami, yung ating pressure cooker, aawas yan kapag napipressure na siya. So, lalagyan natin ng asin para may lasa na yung ating baka. Ayan. Tapos, lagyan lang natin ng buong paminta. Ito. Lagyan natin ng paminta, guys. So, para naman manuot dun sa, medyo igaganto na natin. Ayan. Bumili guys ako ng pamintang buo para mas original at ating paminta. Yan. So, kaunti lang yan, matapang na. Tapos, pwede na natin siyang palambutin at mamaya natin siya titimplahan ng ng sibuyas, bawang guys. Kasi pagka sinaman nyo dyan yung sibuyas, bawang, nadudurog agad. Hindi nyo malalasahan ng mga natakpan na natin. So, 30 to 50 minutes guys to cook ang ating baka. Ayun, experience ko na yan guys para hindi siya masyadong madurog. So, yung 30 to 50 minutes ay enough na yun. Dahil kapag sumobra, madudurog na masyado yung ating meat. So, ito guys, bubuhayin natin yung apoy. Ayan. Ayan lang natin na kumulo yan guys. Hanggang sa lumambot yung ating baka. Guys, naka 50 minutes na guys siya. Yeah. Patayin na natin tapos. Guys, natanggal na yung ating pressure ng ating pressure cooker. Bubuksan na natin. At ayan, sobrang malambot na ang ating baka at ang ganda ng kanyang sabaw. Ayan. Malambot na. So, pwede na natin i-cut yan, guys. Para ayun, guys, lalagay na natin yung ating sibuyas, bawang. So, 2 piraso guys yan, tapos 6 na pirasong butil ng ating bawang. Ganito lang yung size ng cut nya guys, cut into 4. Tapos ilalagay na natin yung ating carrots para medyo matamis-tamis yung ating nilaga. Tapos guys, ilalagay natin yung ating broccoli kasi ating zucchini guys, sad to say na 2 piraso talaga yan, pero yung 1 piraso nagkaroon ng buhod, kaya isa na lang natira.
natin ito tinanggalan ng balat. Ayan. Tapos mag-add ulit tayo ng paminta, guys. Dahil malamig ang panahon ngayon, dahil maulan, kaya isipan ko, guys, na ulaga na bata. Tapos, tagalan natin ang asin dahil medyo tumabang na yan, guys. Dahil tinagalan natin. Guys, luto na yung ating nilaga. Ayan, malambot na yung ating gulay. So, napakasarap nito, guys. Tama-tama ngayong maulan na panahon. Meron tayong sabaw. So, patayin na natin, guys, yung apoy at mag-plating na tayo, mga kabilbin. Gutom na ba kayo?